Jot, yung Christopher na yan at Nicole Hyala na yan, walang kadala-dala. Alam mo kasi, Kukurokoko, marami ang nag-enjoy at nabitin sa unang album nila. Kaya ito, may second album na kaagad. Yehey! Yehey your face! Ibig sabihin yan, marami niyo naman silang mauuto ngayon! Sige na nga! Pakinggan nga natin kung ano na naman ang kabalbalaan na ginawa ng dalawang to! Nakikigulo, bumiksena sa buhay-buhay. At ang saya pag nasan kayo. Yahoo! 1, 2, 3, go! Mula umaga, pati pag-goli, bisyo na ang kinig palagi. Abang ng taxi, late ka parati. Don't worry, nandito kami. Hala, takbo, gari fast, let's go. Mamaya na lang request mo. Nakikigulo, bumiksena sa buhay-buhay. At ang saya pag nasan kayo. Nakikijabing, nakikibonding, nakikijoin, feeling close, umi-etchi. Sabi ni Shawi, request kung pwede. Love song niya daw, i-play kung carry. Puso ay lonely, gumpi ni Honey. Request sa amin, song na senti. Listen kami, ng konti, bukas sa jowa gulpi ulit. In love, oh, bad. Here we are, Mr. and Miss DJ. Kasama nyo kami buong araw magdamagan. Nakikigulo, bumiksena sa buhay-buhay. At ang saya pag nasan kayo. Here we are, Mr. and Miss DJ. Kasama nyo kami buong araw magdamagan. Nakikigulo, sena sa buhay-buhay. At ang saya pag nasan kayo. Ang saya-saya! Mula umaga, pati pag-goli, bisyo na ang kinig palagi. Sabi ni Shawi, request kung pwede. Love song niya daw, i-play kung carry. Eto kami, bigay ng ngiti. Tambalang lungkot na papawi. Here we are, Mr. and Miss DJ. Kasama nyo kami buong araw magdamagan. Nakikigulo, bumiksena sa buhay-buhay. At ang saya pag nasan kayo. Here we are, Mr. and Miss DJ. Kasama nyo kami buong araw magdamagan. Nakikigulo, bumiksena sa buhay-buhay. At ang saya pag nasan kayo. Let's go! Let's go! Listen to the radio! Let's go! Let's go! Listen to the radio! Narinig mo yun? O diba? Ang kapal ng mukha ng tambalang yan! Masyadong nagpapasikat! May pakanta-kanta pang nalalaman! Ay nako, Kukurokoko! Ang sabihin mo, nainggit ka lang kasi may album na naman sila. Be. Ewan, hindi ako nainggit. Nasar ako. They're nothing but a second rate, trying hard, copycat, and dog. Eh, mas magaling ako dyan eh, ha? Ha? Kantahan, kantahan? Naku, wala yung dalawang yan. Oh, sample, ha? Sample. Dear Nicole Hyala and Christopher,
Namimiss nyo na ba yung feeling na magmahal? Yung tipong pinagpapawisan ka na at para sa kanya, mabango ka pa rin? Asar! At ikaw ang pinakamagandang nakilala niya na wala nang naniniwala sa'yo pero siya, hawak ang kamay mo at yakap ka? Asar! Namimiss nyo na ba yung pagpagod ka na, hahalikan yung noo mo at sasabihin, mahal kita, ako na ang bahala. Wow! Na kahit galit na galit ka na, bigla ka niyang kakantahan ng iyong paboritong kanta at ikaw mapapangiti na lang at higit sa lahat, yung tinititiga mo siya ng bonggang-bongga habang nakangiti siya sa'yo. Namimiss nyo na ba yun, Nicole and Chris? Ay! Nakakapikon ka na! Sana minura mo na lang kami! Yamorot! Correct! Pilit malaming kiligin sa mga sinasabi mo. Hindi kami kinikilig. Naiinis kami. At kami naman, pikon! Hanggang ngayon, hindi ko pa rin natatagpuan ang lalaking paabutin ko sa rurok ng kaligayahan. Ay! Kasarap naman. Alam mo, napakaswerte. O, oh, diba? Kung sino man ang lalaking yan, na darating sa buhay mo't mamahalin mo ng gusto. Rurok. Dyan, eh. Rurok talaga. Ikaw ba naman, eh, lahat ng lalaki gusto rurok talaga. Yung tipong mapapatirik yung mata mo sa sobrang kaligayahan. Eh, huwag nating kaingitan yung nag-text sa atin. Ay, sige. Okay. Kunyari, magpanggap tayong masaya. Ayan, ang saya-saya, no? Super! Yay! Parang ilang taon na namin pinipilit maging masaya, mga kaibigan. Kalorkiness. Pero dun sa lahat ng mga kabisyo natin na patuloy na... Nakakaranas ng ganyang klase ng feeling. Oo, yung kapag halimbawa, yung laging brokenhearted, yung parang laging bigo, ganun. Harap ka sa salamin. Tanungin mo ang iyong sarili. Tao nga ba ako? Yan, diba? Bakit ako ganito? Diba, Lurky? Bakit parang wala nagmamahal sa akin? Anong nangyayari sa akin? O, diba? Meron bang mali sa aking mukha? Mas makapal ba yung kalahati kong pisngi sa baba ko? Baliw-baliw na. Hindi naman intindihan ko ano pa nagsasabi. Kalurki. Sabigi ba ang pangako? Ay, mga ganyang klase. Kirat ba ako? Oo. Nako, ano ba bang kailangan kong gawin, diba? Para magka-jowa. Kailangan mong gawin, kabisyo? Maghintay. Yan. Wait, diba? Ka lang. Darating din yan sa tamang panahon. Mm-hmm. Katulad ng ginagawa namin, kabisyo. Diba? Wait lang ng wait. Hanggang ngayon, after several years, wait pa rin ang wait. Okay lang yan, kabisyo. Isipin mo na lang na siguro darating sa buhay mo, bonggam-bongga. More than you ask for. Kung halimbawa, ang hinihiling mo talaga ay magkaroon ka ng jowa lang, ang ibibigay sa'yo ng Diyos, emperor. Aba! Duke. Datu. Mga ganun. Datu. Mga ganun klaseng factorness. Yan ang mga ibibigay sa'yo. Sana maranasan ko din yung sinabi nung texter natin. Kunyari, kapag galit ka, kantahan ka lang ng favorite song mo, nawawala na yung true galit legend mo kasi mahal mo yung taong kumantan para sa'yo. Yung tipong galit na galit ka, nagiinit ang ulo mo, tas nandiyan na yung partner mo, kakantahan ka ng Hickory Dickory Duck. Yun, o kaya kakantahan ka ng Three Blind Mice. Yeah, diba? Three Blind Mice. Kalorkiness. O, mga ganong klaseng eksena, Bells. Di sana maranasan din natin, tayong lahat, sino ba naman ang ayaw makaranas ng ganyang klase ng feeling na in love ka, na kahit galit ka lang sa mundo, galit eh, na galit ang kanino. Merong isang tao na magsasabi sa'yo na everything will be okay. Ngayon, kabisyo, kung wala ka pa rin matagpuan ng ganyan, at galit na galit ka, at gusto mo may tao magsabi sa'yo na everything will be okay, pwede naman kami sabihan ni Chris. Yan. Pwede namin na sabihin yan sa'yo, pero syempre dapat may bayan. Wala nang libre ngayon, kapatid. Lahat ng mga serbisyo, may karampatang bayan. Diba? Pera-pera ang labanan. Ang practical na buhay ngayon. Corrected ba eh? Mahirap ang buhay. Naku, nang bonggam-bongga talaga. No. Well, I wish and I pray, kabisyo, na maging okay sa all right ang iyong love life. Mm. Issue yan ng maraming tao. Lahat pero, tayo nakaka-relate dyan sa ganyang klase ng topic. Isipin mo na lang, kabisyo, ito ang ituturo ko sa'yo, you are too blessed to be stressed. Yan. Sabihin mo sa sarili mo, I am too blessed to be stressed. Ngayon, kung hindi mo naintindihan, pareho lang tayo, hindi ko rin na-gets English kasi. Tama na! Duguan na ako! Tagos na sa aking bunbunan, pati bituk at balong-balunan! Bakit ba pag love life ang pinag-usapan nila? Masyado kang apektado. Ha? Answer me! Come on! Or else, I spank you! You know? Ha? Hi, Kanchot!
don't English Mimi. Because, you know. wait. I'll make ayos muna of my English. You wait there. Sit. I shall return. You ha. Aba, lumalaban ka pa ha? Tirisin kita dyan eh. Mas f**k you ka. Lalaban ka? Ha? Kung di ka lang basot, pinatulan na kita eh. Tiyanak. F**k you ka. F**k you ka rin. Kembot! Botbot, kembot, lahat ng mga bebot. Botbot, yeah! May kembot na malaki, may kembot na maliit. Kembot sabay tulak, hahawakan ka sa buwit. May sumisigaw, meron pang tumatalon. Hahampas kanyang ulo, buhok niyo'y magbubuhol. Tulo na ang iyong pawis at laglag na ang iyong pants. Sige pa rin ang kembot lambutan, yeah. May kembot din na cute, meron din mapapawaw. Laglag iyong panga, merong napapasigaw. Kembot na nga akit, parang mahihipnotize. Huwag ka lang sobra titi, para di tulo laway. Tagak-tak ang iyong pawis, at laglag na ang iyong pants. Sige pa rin ang kembot lambutan, yeah. Bot-bot, kembot, lambot-lambot. Kembot, lambot-lambot, kembot. Lahat ang mga bebot. Bot-bot, kembot, lambot-lambot. Kembot, sige kembot. Lahat ng mga bebot. Tulo na ang iyong pawis at laglag na ang iyong pants. Huwag ka lang, huwag mairit, huwag maghawak ng puwi. Kembot na malaki, may kembot na maliit. Kembot sabay tulak, hahawakan ka sa puwit. May sumisigaw, meron pang tumatalon. Hahampas kanyang ulo, buhok niyo'y magbubuhol. Tulo na ang iyong pawis at laglag na ang iyong pants. Sige pa rin ang kembot lambutan, yeah. Kembot, kembot. Ikot lang, ikot lang, ikot lang. Kembot, kembot. Ikot lang, ikot lang, ikot lang. Kembot, kembot. Ikot lang! Tulo na ang iyong pawis at laglag na ang iyong pants. Kung ka lang, huwag mag-init, huwag manghawak ng puwit. Bot-bot, kembot, lambot-lambot. Kembot, lambot-lambot, kembot. Lahat ang mga bebot. Bot-bot, kembot, lambot-lambot. Kembot, sige kembot. Lahat ng mga bebot. Tulo na ang iyong pawis at laglag na ang iyong pants. Kung ka lang, huwag mainit, huwag maghawak ng puwit. Bot-bot, kembot, lahat ng mga bebot. Bot, bot, kemot. Lahat ng mga bebot. Bot, bot, yeah! Kembot! Kembot! Dear Nicole Hyala and Chris Tsuper, may boyfriend po ako ngayon. 2 months na kami. Noong nagsisimula pa lang kami, okay kami. Pero habang tumatagal, unti-unti na niyang inaamin sa akin ang lahat. May asawa na siya at anak, pero hiwalay na. Sounds familiar ang kwento mo, ha? Parang nakaka-relate ang isa dito. Sino? Wala. May feeling ko may aninong dumaan eh. Sige, go. Tinanggap ko yon. Pero inami niya din na nagda-drug siya. Aba! Sa ngayon, buntis ako at hindi ko alam kung ano ang plano niya. Dapat ko po ba siyang hiwalayan? Matindi ang kaso nito. Huwag mo munang hiwalayan. Kasi unti-unti nagre-reveal ng kung ano-ano eh. Hintayin ba natin yung magandang revelation? Corrected ba? O, diba? Para mas maganda yung kwento mo. Una, nireveal niya may asawa siya tapos merong anak. So, pangatlo, nireveal niya na nagdodroga siya. Diba? Mamaya sunod niya nireveal, isa siyang diwata. At alam niya kung ano ang susunod na number na mananalo sa loto. Malay natin, diba? Diba? May tama ito. May tama ka, kabiso, kung ipagpapatuloy mo pa rin yung relasyon na yan. Kaya lang ang problema dito, jauntis ka. Hihiwalayan na nga ba niya o hindi? Alam mo, kung sa ikaw yung babae, kung sakasakali man, ikaw nasa kondisyon. Kunyari nakaka-relate ka, ipagpalagay natin na ikaw yung babae nasa kalagayan niya. Hindi ako ganun katanga. Para magpabuntis. Talaga taas kilay agad eh, no?
Di, kunyari, i-feel mo yung moment. Halimbawa, kung sakasakaling hindi ka alis sa sitwasyon na yan, pagpalagay natin, madagdagan pa yung panahon na kayo magsasama. Pero biglang dumating ang asawa niyang kinakasama mo. Yan, may revelation na naman. O, diba? Na parating pala siya, by the way, anong gusto mong pasalubong? Kalorkiness. Diba? O, kasi kapag, ewan ko ha, kapag isang tao nagsinungaling sa'yo, hindi tama yun eh. Ako naman, makamagsinungaling sa akin isang tama ng isa pag nasundan pa sobra na yun. Pero kung ahayaan mo, eh, katontahan na yan. Oo, ikaw na ang may kasalanan yan. Hinahayaan mo ng yung sarili mo na malagay sa ganyang klaseng komplikasyon. Alam mo, important issues dito sa mga ganitong klaseng sitwasyon, magdasal ka. Kasi, malilinawan lamang ang iyong kautakan, Everlu, kung ikaw ay magpe-pray. Pero ikaw, yan ay advice ng isang tao na walang ibang ginawa kundi magtrabaho, pumunta dito sa station, umuwi sa bahay, at magsimba. Aba? Ako yun. Ano yung tatawa? Teka lang. Hindi, wala lang. Hidighay yun. Alam mo, boot, bahay, simbahan. Aba? Yan ang ruta ko. Kaya makinig ka sa akin. Banal. Banal, banalan. Kalor ka, ano? Hindi, ikaw, subukan mo. This is isang decision lamang. Mm-hmm. Kung sakasakaling ikaw yung nasa sitwasyon ng babae, aalis ka ba o mananatili doon? Aalis. Kahit buntis ka. Aalis ako, tapos hihingi ako ng maraming pera. Kaya mo namang buhayin yun, anak mo, nang ikaw lang. We. Oh! Alam mo, kabisyo para walang problema, aakuin po ni Chris Chopin. Ito, naghahanap naman po ako ng... bilang ama. Naghahanap naman po ako ng anak. Correct, diba? Naghahanap din ang asawa. Sana po ang tatayo bilang ama ng iyong anak, okay? Martir. Sige na. Kalor ka. Ay, naku, di mag-pray ka lang and kailangan mo ng opinion, kailangan mo ng tulong galing sa iyong pamilya at sa iyong mga kaibigan. At ang paalala namin, kapag ka nag-decide ka, if your decision makes you feel peaceful, kapag at peace ka dun sa decision mo, ibig sabihin tama yon. Pero ito, kung yan, yung decision mo, eh nababagabag ka ng bonggacious, ibig sabihin nun, kabisyo, eh hindi tama yung decision na yan. Yeah. We pray na sana maging okay na yan. At kung mayaman naman yung lalaking yan, sana bumahagi na mo naman kami ng konting kayamanan. Correct. Diba naman yung mag-share ka ng blessing. Huwag kang makasarili. Binigyan ka namin ng maraming payo, correct, ng maraming tip. O, huwag kang gahaman, kabiso. Dahil ang pagiging gahaman, nagkakaroon na niyang karampantang ano. Karma. Karma. O, di ba? Gusto mo bang karmahin ka? Ayaw namin mangyari yun. Kaya magbigay ka sa amin ng pera. Yun lang yun. I thank you, ha? And good luck sa'yo, kabiso. And God bless! Nang dumiingat kayo today.
ka, Chikarazzi siya. Iwas tago na sa kanila. Chika, chika, Chikarazzi siya. Iwas tago na sa kanila. Kahit nasan hahanapin ka, ingat kundi machisismas ka. Chikarazzi tawag sa kanila. Dear Nicole Hyala and Tsuper, nahihirapan na ako sa trabaho ko sa department ko. Apat kami na staff at nag-iisang lalaki lang ako. Wow! At puro babae na. Nung una masaya, hanggang dumating ang araw na... Hala, ano nangyari? Feeling ko may mga naihihina dyan sa excitement. Kinikilig ng todo-todo. Wait lang, kuha ko muna popcorn. Abangan ang susunod na kabanata. Eto na, hanggat dumating ang araw na may ka-eklabarbahan na nangyari sa amin ni Wendy. Apa? The following month, si Belen naman. Then, last week, si Jackie! Kalurkei! Kanina, niyaya na naman ako ni Belen. Kaso ito ang problema. Mm-hmm. In love ako sa OJT namin. Aba! Na! Na? Lalaki! Ibang level! Teka lang, ang gulo ng story, nalilito ako. Tingin ko, Nicole and Chris, bakla ako. Alam mo, hindi mo lang tingin. Ramdam pa namin. Ako, at ito pa, sabi niya, tingin ko, bakla na rin ako. Pero, mas na-el ako kay Patrick. Kalor, teka lang, ang daming characters ha. Ang daming characters. Si Wendy. Si Belen. Si Belen. Si Jackie. Yung OJT na walang pangalan. At si Patrick. Ama, oh, diba? Ano, pero mo may role pa ang butiki dito. Ang iguana at ang aso. Pero mga silent characters lang sila. Sige. Background. Eksena. Yan. Yan. Extra. Extra sa role. Mga dumaan na bubwit, ganyan. Eto na. Sabi niya, ano po ba ang magandang kong gawin? Salamat and more power. Love you, Chris. Message coming from Paul. May mua. May ganun pa yan. Hugs and kisses. Teka lang, unang-una talagang magulo. Sabi niya na naguguluhan na siya, nahihirapan na siya. Mahirap talaga sistema mo. Oo naman. Sa sarili mo pa lang, parang ang gulo-gulo na eh. At marami ka naman pwedeng gawin, diba? Letter A, pwede mong... isipin na lalaki ka talaga. Mm-hmm. Dahil total naman, marami mga babae nagkakagulo para sa'yo. Oh, pat, tsaka patunay na daw, si Belen, si Wendy at si Jackie. Corrected by, patunay diba? Na isa kang lalaki. True legend, diba? Mm-hmm. Pero, isa itong matindesis na pagkukunwari on your part, diba? Mm-hmm. Kasi parang, gusto mo nga magpakalalaki pero sa totoo lang gusto mo magkulot ng hair. Gusto mo nakatas ang iyong kwelyo, 'di ba? At mas gusto mo magpa-cute dun sa OJT na walang pangalan. Kalurkei. Kaya lang ako, ako mismo nahihirapan sa sistema niya eh, sa sitwasyon niya ngayon. Mm-hmm. Unahin mo muna siguro ayusin yung sa sarili mo bago natin isama yung lahat ng character sa pelikula. True legend, 'di ba? Ano ba talaga ang gusto mo? Yan. Letter B. Letter A, sabi natin, pwede ka magpakalalaki o di naman kaya letter B, pwede ka nga muna magpakalayo-layo, mag-moment ka at isipin mo kung ano ba talaga ang tinatawag ng laman mo. Sinabi ko ba yun? Ang tinatawag ng puso mo. Ano ba yung nararamdaman corrected mo? Sino by? Ang hinahanap mo? Oo. Kapag kanino ka tinatayuan? Ng balahibo sa kilig. Pag hindi ka tinatayuan, huwag mo sundin yun. Pag hindi ka tinatayuan kabiso, ayoko na sa'yo. Malungkot kang tao. Kalor ka. Ibang klase. Teka lang, pinakamagandang solusyon na gawin niya siguro, mag-soul searching ka muna. Oo. Search for a lot of souls. Punta ka sa cemeteryo. Yan. O di naman kaya punta ka sa isang lugar na kung saan maraming alam natin na maraming kaluluwang ligaw. Diba? Marami kaming kakilalang albularyo. Yan. Tutulungan ka niya kung saan. True legend. O, mga eksena bells na ganyan, kabisyo. Hindi, pero alam mo, sa mga eksenang ganyan, kailangan talaga magdasal ka. Mm-hmm. Gabayan ka sa iyong pag-iisip. Mm-mm. Kasi mahirap na eh, di ba? Mahirap nang magkasakit. Una sa lahat, tinuhog mo tatlong babae. Tapos gusto mo, feeling ko, gusto mo magpatuhog.
sa dalawang lalaki. Diyos ko, day! Ang gulo mo, kuya, ate. Di namin alam kung ano ka. Ating kong. Naguluhan ako sa'yo. Pero hindi, sa amin naman, kung saan ka magiging maligaya, ano man ang magiging decision mo, napiliin mo man yung lalaki o yung mga babae. Diba? Sino ba naman kami para pigilan at para hadlangan ang iyong kaligayahan? Well, good luck sa'yo and God bless you. Madalas silang makita sa iba't ibang lugar. Isang tingin mo lang at di mo nalalayuan. Ika'y mag-ingat, huwag kang magpapabihag. Sila'y kayo man na naglalakad. Huwag kang lumapit at huwag mong kausapin. Tanong pangalan niya, hindi rin siya aamin. Amoy na hoku, ika'y maaantok. Haplos pa lang ika'y mga kapag naghihinig at napakabig, matay na papapigil. Kamay gumagapang, next thing magaspang, lalong nakakagigil. Eto na at ika'y napapagis ko. Eto na ano to, may talong. Ika'y na A.G.G, agaw gandagaw. Ika'y naloko na agaw gandagaw. Kelot na bisto, agaw gandagaw. Bebot lalaki, agaw gandagaw. Madalas silang makita sa iba't ibang lugar. Isang tingin mo lang at di mo nalalayuan. Ika'y mag-ingat, huwag kang magpababihag. Sila'y gayo man na naglalakad. Huwag kang lumapit kahit mukha siyang beauty queen. Waspi ka drama dahil boses ngay malali. Ganda ng hugog, tuwod mga ngatog. Kain balot para di man lambot. Kapag naghihinig at napakabig, matay na papapigil. Kamay gumagapang, next thing magaspang, lalong nakakagigil. Eto na at ika'y napapagis ko. Eto na ano to, may talong. Agaw gandagaw, ika'y naloko na. Agaw gandagaw, kelot na bisto. Agaw gandagaw, karibero din siya ng sayo. Bongga! Bakit ba kasi parang ang bigat-bigat ng loob mo sa dalawang yan? Eh bakit naman ako hindi magagalit? Sa akin dapat ang album na yan! Sa akin lamang! Bakit? Kaya mo ba ang ginagawa ng tambalan? Ako? Kahit ano, gagawin ko! Kaya kong kumain ng bubog, tumulay sa alambre, kumain ng plema! Kaya kong magubad! Eh, pwede ka naman pala eh! Pwedeng-pwede! Alam mo kung saan ka nababagay kukurkoko? Doon ka sa pirya, malamang kikita ka doon! Teka, ini-insulto mo ba ako? Eh, kung daganan kita dyan! Takot mo sa muscles ko! Bahala ka nga sa buhay mo! Bubuhit ka! Makikinig na lang ako sa tambalan! Magandang araw, Nicole Hyala and Chris Tsuper. I am 36 years old and single. Mm-hmm. At pagod na pagod na pagod na ako sa feeling na lagi akong nasa sentro ng tawanan at mga jokes ng mga kaibigan at mga kamag-anak. Mm,
Bakit dahil naman? Lagi nila akong tinutukso. Okay. Bakit hindi ba maintindihan ng mga ibang tao na pwede naman tayo maging happy kahit single tayo? Ah! May punto naman siya dyan. Alam mo, Kavisha, we can relate. But we're not 36 yet. Mas malala naman siguro yung nararamdaman niya sa ngayon. Kasi 36 anyos ka na kami, 29 pa lang. Oo, parang pinag-aamoy yung pakiramdam niya. Nakatulong ka, Chris. Pinag-aan namin yung pakiramdam namin. At least we're just 29. Alam mo, Kaviso, hindi porke, yan ang mahirap eh. Yan ang mahirap at yan yung nakakayamurot scot-scot sa mga ibang tao. Na porke single ka, eh parang lahat ng na-achieve mo, lahat ng mga nagawa mo sa buhay, parang baliwala lang kasi mag-isa ka. Hindi ba nila naisip na mas masarap ang single? Hindi ba nila nararamdaman yung mga sustento binibigay mo sa kanila ngayon single ka? Oo. Paano pag nag-asawa ka, correct, wala nang sustento? Mabibigay mo ba sa pamilya yung mga dapat mong ibigay? Oo. Dapat naiisip nila ang mga bagay na yun. Nakalurking ka, ha? Pero halimbawa, ikaw yung nasa sitwasyon at dumating ayokong dumating sa sitwasyon. Na 36. Halimbawa, ipagpalagay natin. Hindi, example ayoko. Kung gusto mo na example, ikaw. Babalik na rin ako magtatanong. Halimbawa, ikaw, Chris. Ayoko din yan. Ibahin natin ang tanong. Wag, change topic, period. No erase, tinapo ka na yung susi sa dagat. Kalorka. Bakit pa kasi na-entertain natin ang mga ganyang klaseng katanungan? Ewan ko ba? Hindi nyo nasasaktan. Nakakainis na. Sana minura nyo na lang kami. Kasi lagi na lang natin pinag-uusapan ng mag-iising ka. Magkalmado lang tayo, okay, partner. Okay, hindi ako nag-freak out. Hindi ako nagagalit at hindi namumula mukha ko at hindi lumalabas na talitin sa leeg ko. Relax lang tayo. Okay, inhale. Hinga. Inhale pa. Pause. Ilang minutes to? 10 minutes. Ibang klase. Magiging kalmado tayo. Oo nga. Kunyari, 29 years old tayo. Aha. At malapit na tayo mag-asawa. Oh! Huwag natin isipin matagal pa. Fantastic! Kailangan positibo tayo sa pananaw natin sa buhay. Okay, pakatandaan na this day of, anong araw ngayon? January of 2009. Of 2009. Mm-hmm. Kinakausap ko na ngayon ang aking magiging anak. No! Anak, para sa iyo tong album na to. Sana talaga marinig mo to kasi magkaroon ako ng anak. Para magpapaalam eh. Tsaka para to sa magiging asawa ko. Ano kayong tatawag sa kanya? Ayoko na, honey. Ayoko na mahal. Ayoko rin ng mahal. Ayoko ng bebe. Ayoko rin ng bebe. Anong tol. Dude. Dude. Pare. Tol. Para sa itong album na to. Love you. Ang pangit. Pero hindi yun na. Alam mo, sa 36 anyos, hindi pa naman huli ang lahat. Losyang, good luck. Deturuan natin siya ng tamang direksyon. Dapat, Kabisyo, kapag kaganyan na single ka at 36, huwag mong pababayaan ang iyong sarili. Yan. Isa pang dapat na matutunan, tinatawag nating law of attraction. Ayan. Baka naman diba? Masyado kang negatibo sa buhay. True, diba? Baka naman may galit ka sa mga lalaki. Ay naku, Kabisyo, huwag kang magalit sa mga lalaki. Kasi alam mo, all the more na iniisip mo na lahat ng lalaki ganyan, lahat ng lalaki mapupunta sa iyo, ganyan. Yung walang kwenta, yung may attitude, yung walang sense of responsibility. So ngayon, klase. Isipin mo, lahat ng mga lalaking pwede mo makilala, gwapo, artistahin, correct, mayaman, ultimo, mabait, masipag. True legend, ultimo makakita ka ng taong grasa sa tabi. Isipin mo, responsible siya. Committed. Excellent ang kanyang lifestyle. Sincere. Sincere, di ba? Merong sense of belongingness. Na siya lang ang nakakaintindi. Diba? Isang alam mo, salita, maging positibo ka lang sa pananaw mo sa buhay. Kung halimbawang naiinis ka na dahil ikaw ay laging sentro ng laughter and jokes, diba, ng family and friends, so plakin mo sila. Sabi mo sa kalala, sige nga. Mm. Sige nga kayo, yan, ikaw. Iduro mo isa-isa, ha? Duruin ikaw, mo, ha? Ikaw, nanay. Hindi, sadali lang, bago ka magduro, siguraduhin mo muna yung panduro mo maganda. Baka naman mamaya, baka naman pinaduro mo patay na kuko. Oo, dapat tatawa na ka talaga. Oo, correct. Dapat naka-manicure. Patay na kuko, naka-manicure. Oo, gusto mo, Kabisyo, para mas effective, mm-hmm, ang ipanduro mo paa. Aba. Ibig sabihin nun, Kabisyo, parang ganun kakagalit. Parang ayaw mo malang idamay ang iyong mga magagandang kamay. Kailangan mo silang paahin. Pag nagawa mo yan, diba? Bibigis sila sa iyo, malamang. Oo, kasi habang nagagalit ka, nakataas yung paa mo, galing mo nun. Diba? Sabi dinuduro mo sila, kumakandirit ka. Yan, diba?
Ikaw, kayong lahat. Lahat yun, habang kumakandarit ka nakaangat yung isang paa, gawin mo yan ha, kayong lahat. Hinahamak niyo ako? Bakit? Masaya ba kayo? Ako, mag-isa ako sa buhay. Oo, alam ko, single ako pero mayaman ako. Lahat ng gusto ko, kaya kong bilhin. Oh. Ibigay niyo sa akin lahat ng mga gamit ninyo, babayaran ko cash. Eh kayo, may asawa nga kayong tao, pero ano, patay gutom kayong lahat. Ayan, ganun yun to. Pero remember, habang sinasabi mo yung mga linyang yan, nakapaa ka pa rin. Pinapaa mo pa rin sila, naka-candidate mode ka. Candidate mode activated. Ganon, Kabiso. At sasabihin mo, yung asawa mo, yung pinagmamalaki mo. Yan, ganun. Akala mo, gwapo yan. Excuse me. Pagkumparahin mo yung mukha ng asawa mo at yung sofa namin, mas magugustuhin ko pang maging sofa. Ganun ang mga linya, Kabiso. Kailangan huwag kang papatalo, huwag kang papasindak sa sinasabi ng maraming tao. Kasi kung alam mo, mas lalo kang oo nga, no. Kasi single ako eh. Kasi wala siguro nang mamahal sa akin kasi ganyan-ganyan. Ay, nakuutang na lang. Nagpapatalo kasi sitwasyon. Gantong isipin mo, you are beautiful at ma-excite ka dahil meron dadating na bongga more than what you ask for. Nakaiingitan ka panigurado pag dumating yun. Ay, nako, pag nakita ni... Ay, sabi ko sa'yo, Kabiso, kung hindi yan emperor, duke... Datu, diba, Kabiso? Baka may ari yan ng isang continent. Oh. Diba? Ewan ko lang kung di maglaway yung lahat ng mga nandyan sa paligid. Gagapang sila papalapit sa'yo. Mm-hmm. Magmamakaawa silang lahat sa'yo. Oo, at habang gumagapang sila, sinasabuyan mo sila ng ano, na ano ba? Ng bigas. Yan, diba? Sige, ito, kainin nyo. Bigas lang, ha? Huwag niyo lulutuin yan. Bigas, kainin diba? Nyo. Tapos gumagapang sila, diba? Gumagapang sila. Naghihika ko silang ganun. Oo, tapos ikaw, tinatapunan mo sila ng bigas. Tapos maglalakad ka hanggang EDSA. Hanggang EDSA ang lakad mo, syempre. Hanggang EDSA ang lakad mo. Maglalakad ka. Nag-decide ka, ayaw mo nang ano, ayaw mo nang magbato ng bigas. Mm-hmm. Gravel and sand naman. Sasabi mo, ay nako, ito na ang aking paghihiganti. Diba? Tapos kilay ka dapat nun, ha? Mga busabos! Pero teka, baka makalimutan niya kailangan, yung paa niya nakaturo pa rin. Ay nako, totoo! Kailangan kumakandirit pa rin habang naghahati siya ng mga graba at ano. Siyempre. Anong tatawag doon? Graba at buhangin. Mga ganun. Gravel and sand. Yan. At bigas. Diba? Pero seriously, Kabiso, ang pagiging single ay hindi masama. Mm-mm. Diba? Pero hindi rin namin sinabing masaya. Masaya. Maiwan kahit sandali, kayo mamoy lintik at sobrang tapang talaga. Para kang libag na ayaw maalis. Nakakawisit, huwag ka sanang dumikit. Lumayo ka sa akin. Ako'y nahihibang at sa amoy pa lang ilong nagwawala. Huwag mong pakita ang iyong katawan, baka lang masuka. Ang labi mo na parang sinapak ni Pacman. Ang laki, laki. Ayos na pang vacuum sa maduming kotse. Bulag ang pag-ibig ko. At pag lumalim na ang ating gabi, tila lang palagi. Baka makaisa pag natulog na, ayokong magsisi. Huwag mong subukan dahil kahahasa lang ng itak na ito, syunga. Kaskas mo na lang sa liha ang alaga mo. Alaga ko? Ay, mabalahibong aso. Bulag ang pag-ibig ko. Bakit ganon? Bumabalik. Parang
parusang ligaw, nandyan pa rin. Nandyan pa rin. Ilang beses na kitang nilaso, nakangiti pa rin. Huwag mo subukan, dahil kahahasa ko lang lang itak na ito. Tama, kaskas mo na lang sa liha ang alaga mo na ulol na aso. Hey! Tambalan na! Balas, Tubas! Kinabahan bigla! Balahura! Nakatakot yung tawa ko. Hey! Tambalan na! Ito ang tambalan ng isang balasubas. At ng isang balahura, ako po si Nicole, si Nicole Hyala. At ako naman si Cambio King, Chris Tsuper. At ito na ang pinakaabangang Top 5! Tambalan Top 5! Ano nga bang ating top 5 for today? Kasi nung isang araw nakakita ko ng isang grupo ng mga chikiting. Aba? Na naglalaro sa labas ng aming hardin. Kasi alam mo, speaking of, meron mga batang mga maliit na yan, mga chikiting na yan, aba? Na naglalaro, mga juding. Aba? Alam mo, importantatious talaga na napakinggan mo at pakinggan ng mga kabisyo natin yung ating top 5 for today. Aba? Kasi nakakalore ka ng bongga. Yun narinig kong mga iba't ibang nursery rhymes. Ito na po ang ating top 5! Top 5! Alam mo yung Jack and Poy? Of course! Favorite ko din dati yan. Naman. Eh, pero yung Jack and Poy yung ano, diba? Yung bato, bato, pick, yun yan. Yun, diba? Pero, ang Jack and Poy, Juding version, goes this way. 5, 6, 7, 8. Jack and Poy, chorba, chorba, hoy. The Who ang machugi, siyang King Kong. Juding na juding. Juding na juding, ng bonggang bongga. Ito naman ang ating Top 4! Top 4! Ito, favorite natin itong laruin. Diba? Yung langit lupa. Impyerno. Yan. Impyerno. Ay, madami diba? Nakaka-relate. Expert ako dyan sa langit lupa. Kapag kumakit ka ng konting step, langit na yun. Langit ngayon. Kayo. Diba? Kapag ka nahabol ka, ikaw na taya. Ikaw na yung taya. Diba? Oh. Gusto-gusto ko yan kasi yung mga kalaro ko dati, mga lalaki. Aba? So, lagi ako nagpapahabol. Mga lalaki, habulin niyo ako. Habol, habol. At ito na ang langit lupa. Juding version. 5, 6, 7, 8. Langit, lupa, in fairness. In fairness. Okra. Juding na juding naman to. Okra, hardness, flowing and duges. Chugging alive, disappear na you dyan. Yun yung umalis ka na dyan, no? Oh, diba? No? Juding na ka-ekla barbahan. Nakakaloka! Top 3! Alam mo ba yung nanay-tatay? Alam mo, Chris, before natin yung anuhin, naalala ko nung dati, nung bagong break ako, naiyak ako dun sa mga bata kumakanta ng nanay-tatay. Nanay-tatay, gusto kong tinapay, ate, kuya, gusto kong kape. Naiyak ako. Bakit? Bagong break ako, di ba? Kasi? Nung narinig ko sila kumakanta, nung naisip ko, di sana, in the near future, nanay-tatay na kami dalawa, kaya lang nag-break kami. Ang tanga, di ba? Kahit first year rhyme, naiiyak ka? Alam mo naman, kapag ka bagong break, kabisyo, lahat ng bagay, nakaka-relate ka, di ba? Ultimo, kahit walang relasyon sa yung kanta, eh, feeling mo, eh, para sa'yo. Kahit na nanay-tatay. Totoo yan. Anyways, ito ang ating susunod na nanay-tatay, Juding version. 5, 6, 7, 8. Mudra, Fudra, Betkis ang Kronapay, Sister Red, Brother Lou, Betkis ang Prape. Bading! Lahat ng bensina, kiss ay Kemmer, Kemmer Lou. Kemmer, Kemmer.
ang magkromali ay pipingutin kiss. Alam mo, pag nagkaanak ko, tapos nakita ko na huli kong ganyan nagkakakanta sa labas ng bahay namin. Ang gagawin mo, pipingutin kiss. Oh, you! May pa-churba-churba look ka dyan, ha? Ikaw, kakaganyan-ganyan, kakasama mo mga sa juding mo, mga kaibigan, makamer look ka dyan. Kumembolar! Ano ba naman yung mga eksenang ganyan? At ito naman ang ating Top 2! Ito, di ba dati pinapanood natin? May TV show to dati, yung Pen de Sar. Ay, oo, maganda rin yan. Pen de Sar, Pen, di ba dati? The Almacen, how hard the karma, di ba tutin? Oo, di ba? Memorize pa natin, syempre, ha? Siyempre naman. At syempre, itong ating top 2 na Pen de Sar, Pen, Juding version. 5, 6, 7, 8. Pen de Chorva, Ludi, Kemmer, Ludi, Eklabu. How the channel in the beat? Seafit na pati ipit, goldness pilak, chumachorba sa tabi ng chenes. Ano ba yan? Isipin mo kung yung janakis mo ganyang kumanta. Aba, hindi pa tapos. Ay! Hindi pa ba tapos? Ay, hindi pa tapos. Ay, hindi ko na to alam. Kung paano Shoyang ang fula o memorize. Point ko, ang pagkakanta mo, pa-opera. Shoyang ang fula. Operatic, ha? Sige, paano bang tono? Tapos kakantay ko operatic, sasabay ako. Shoyang ang fula. Okay, 5, 6, 7. Shoyang ang fula. Ituloy natin. Talong na fula. Talong na fula. Shoyang ang fute. Shoyang ang fute. Ito pa. Talong na mafute. Talong na mafute. Pwede, partner. Pwede. Chuk-chak chenes namo ek-ek. Chuk-chak chenes namo ek-ek. Mading-mading. Kalor kay alam mo, nakakatakot pag nagkaroon tayo ng ganyang klase ng anak. Mga pero in fairness sa chenis, mga chenis, mature, oh, mature, in fairness naman sa mga kajudingan Everloo, very creative. Tingnan mo, naman na invento sila ng ganito, ah. Ganito klaseng version, 'di ba? At sa atin pinamana. True legend, oh, 'di ba? Oh, ito naman ang ating top 1. Siyempre naman, hindi na mawawala itong favorite nursery rhyme of them all. Ito malamang lahat ng Pinoy, memorize nila ang Bahay Kubo. 5, 6, 7, 8! Valor Kubers, kahit jutay, ang Jumantrix Donchi ay anik-anik. Yung kamas at nutring, yung arilyas payoyo. Ano daw? Hindi, juding version eh. Juding, intindihin natin juding. Okay. 5, 6, 7, 8. Nyitaw, nyotaw, nyotani. Ano yan? Ano man yung nangyayak to eh. Ano ba yan? Nahihiraan mo namin ka na yung ano to? O ningin na nga, gawin na natin. Tuloy natin. Nitaw, nyotaw, nyotani. 5, 6, 7, 8. Kundol, jutola, jupot, julabas, rocks. At mega, join pa, jobanox, new stasa. Kala ko tapos na yung... Eto na. Mingot ka ba? Ako namimingot ako bigla. Eto na. 5, 6, 7. Sakit na dyan ko. Eto game. Numuyas, numatis. Tumatawa na sa banda. Sakit na sa dyan. Numuyas, numatis.
Yowang at luyaks and around the keme ay fullness ng linga. Pagod ako. Ano ba yan? Nakakaubos naman yung lakas ng mga juding verse. Makaubos ng lakas! Mga agaw ng katas! Pero at least, di ba may natutunan sila sa atin kahit pa paano? Ako naman. Nakakahingal. Nakapagod naman para to. Para nakailan ako. Yung hingal ko para nakailan. Parang nilabasan ka ng marami partner, ah. Tingnan mo yung tsura ko. Gantong-ganto. Nakailan. Kapag nakailang tawa ng bongga. Tsaka nilabasan ka ng marami. No, diba? Ano naman namamawis-mawis ka eh. Sobra, Chris. Di ba kapag nakailang ka parang... parang ang dami link doon lumabas sa'yo. Oo, parang sarap. Gusto mo pa? Mamaya isa pa. Pili, yosin muna. Join, feeling close.